kapirasong bahay. Nakatira dito ang tatlong mag-iina na nagtitiis sa mahirap nilang buhay. 500 pisong pagkakasyahin sa isang buwan na ipinapadala ng kanyang mister. Paano nga kaya nila pinagkakasya? Walang maayos na pagkain ang mag-iina na umaasa na lamang na madalhan ng kanin ng kanyang kapatid. Ni wala nga silang maayos na gamit, ni kaldero ay wala sila, kung kaya't nakikisabay na lamang sila sa pagluluto sa kanilang kapitbahay upang mayroon silang pagkain. Okay. Wala ang may kaldero dere. Oh, wala ang kaldero. Wala. Wala ang kagamit-gamit. Wala. Mangulam ako kaldero. Sa kaya ka nang maglungag ko sa silingan na lang, idunga na lang nakuha kong kanon. Bukod doon ay meron siyang inamin sa amin na labis naming ikinagulat. Lihim na matagal niyang itinago na ngayon lamang mabubunyag pa lang ko, ang buhay ng kanyang nakaraan. Sa kanang buya. 10 taon nag-asawa ka na? Oo. Bakit? Kung dili ko maminyo kay akong papapat yun. Tapos naminyo na lang ni ahat na lang kong minyo kay tungod lang maluwas lang po akong ang papa. Ginakulata ko niya. Ginabugbog sirado. Murag ko ka ng baboy nga ginahiktan. Nga ginahiktan niya akong mga duha kakamot para lang kuan. Para lang marip lang ko niya. Nabuntis ko ato ni edad ko 11 anyos. Sa edad na 11 anyos ay nabuntis at naging ina na siya. Pero bakit nga ba nangyari ang mga bagay na iyon? Dahil sa kanyang mga nakaraan at kwento ng buhay ay hindi ko napigilan ang aking emosyon dahil sa labis na pagkaawa sa kanya. Makalipas ang isang buwan, mga kababayan, ito na ang bahay ni Ate Irene at magri-ribbon cutting na tayo. Sa kabila ng kanyang lahat ng pinagdaanan, nalampasan na niya at simula ng kanyang panibagong buhay. Yan, magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Okay. Kilala niyo po ba ito? Eh, wala. Kilala niyo siya? Ah, sorry. Kasi hindi po sila nakakaintindi ng gano'ng Tagalog. So, Tagalog kasi kami, pasensya na kayo ha. Okay. Anong pangalan nito? Irene. Maganda ba siya ngayon? Maganda ba siya? Okay. Sino nagsasabing maganda siya ngayon? O, mo, napipilitan lang sila. Okay. Anak, so, bidyan mo sila. Kaya po kami nandito ngayon ay para sa isang pagtitipon na tinatawag naming ribbon cutting. So, I know sa inyo, hindi pa kayo nakasaksi ng ganito. No? Wala pa, no? Wala pa. Kasi ito yung unang pagkakataon na mayroong ribbon cutting dito sa lugar ninyo. Ito po yung sitio Taloytoy. Ayan. Pero bago yung lahat, magpapasalamat lang ako kasi kung hindi dahil sa isang katutubo na tinulungan din namin, hindi kami makakarating dito. So ito ay dahil din ito kay ano, kay Lynn. Si Marilyn, hindi nyo alam kung napanood nyo na. Si Marilyn kasi isang katutubo din yon, mula siya sa sitio sa Donan. O, doon siya galing. So, hinanap namin siya at dito kami na nakita namin yung mga bahay niyo dito. At doon nagsimula kami tumulong. Unang natulungan natin dito, sila tatay. No? Yan, kakasina, Lola Sanikay. Okay, so ito yung ribbon cutting para po sa bahay ni Ate Irene. So, sa dami ng mga bahay na nandito dito, I know, alam nyo bakit, natatanong nyo bakit siya yung natulungan. Okay, so, ang gusto talaga namin kayong lahat ay matulungan, pero hindi sa pagkakataon na sabay-sabay. Kung kaya may mga ilang bahagi ng tahanan dito na tinulungan namin paunti-unti. Oh, maswerte lang si Ate Erin dahil yung istorya ng buhay niya ay nailabas niya sa amin. Kaya
doon ang galing yung sponsor kung bakit siya tinulungan. Ano po? So, kaya yung mga nandito, sana maging inspirasyon na lang siya, no, na lumaban sa buhay, no, hindi man niya natupad yung para sa kanyang sarili, nagawa naman niya sa tulong ng ating mga sponsor na mga kababayan. Palakpakan po natin si Ate Irene. Ayan, kasi kita niyo yung bahay niya dyan, no. I know lahat naman ng bahay dito, yung iba ganyan din ang itsura. Pero again, huwag kayong mawawala ng pag-asa kasi hindi naman ibig sabihin si Ate Irene lang yung nagkaroon ng gantong bahay, kayo hindi na rin magkakaroon. Kung hindi man namin kayo natulungan sa ibang pagkakataon, may mga ibang taong tutulong o sa pamamagitan ng mga batang nandito. Sinasabi ko to dahil gusto ko nag-aaral ang mga bata para lahat ng mga bahay dito in the future, hindi na ganito yung itsura. Ano po? Ito yung tinatawag naming ribbon cutting. Okay? Bibilang po tayo ng 1, 2, 3. Simulan natin ng ribbon cutting. Pasok lang po kami dito sa loob para makapag-pray po tayo. Bilang pre-kay ko magtang Panginoon sa inipunta sa igbahay ta Pugong Behiro Blaga sini na kapunan bahay no to na ngayat no kinabuhi uy pagmasulog bad ka kabayaan o katapangandan sa inyong kapuna ay sulog pa ng mga ando sinikuntos balay na tigbohoy o Irene kailangan na upia kapag upo ni Irene upia kapag upo lang itong mga pamilya tungod to tigbohoy o sa inyong si Sir Paul baka inot mo piyang pang paglawa ay langon siya kung dumarumakan din kung to kasi niya kung to dumarumakan din baka inot piyang paglawa ay kapag upo hangtod to hangtod si inyong mo piya pag upo ni Irene ay ato si inyong bo si inyong kawin manamago yung pripkay ko alam mo na pitbuyan dan na si inyong bukaya na kumukya no hapag bising may kakabukay ka kumukya no panglawa may usog yung mga kaw ng pagkakabising so kumukya na po may amin. Salamat po sa pagkakataon ito ay ginagalog po sa amin ama na po ay darating na po ito ribbon cutting sa bahay po ni Ate Irene. Ama, maraming salamat po sa patuloy na pag-iingat po sa amin at papunta, pabalik sa aming tahanan at sa nawa ama ay maging masagana ang buhay po ni Ate Irene sa bagong bahay at ingatan niyo po siya palagi ama, lagi niyo po siyang dalawin kung sakali man po ay kailangan po na kayo. Kailangan po ama, maraming salamat po ang lahat ng ito ay magalang ko pong hinihiling sa pangalan ng Panginoong Jesus Cristo ang aming takilang pagpapagligtas na si Cristo Jesus. Amen. Okay. At yan po mga kababayan. Dahil na kaugalian ng Pugong Behiro ang pagkakaloob ng Pugong Behiro's Project sa mga tinutulungan natin, ay ipagkakaloob po natin kay Ate Irene ang Pugong Behiro's Project Certificate of Donation is hereby granted to Irene Uyog ngayong June 8, 2022. Ate Irene, pipirmahan ko lang ito sa iyo. Thank you.
ating ipagkakaloob kay Ate Irene ang Pugong Bihero House Project number 20 para kay Ate Irene Uyog ngayong June 8, 2022. Bahay nito. So, ang hiling ko lang at palagi kong sinasabi sa mga tinutulungan namin na pakaingatan ang bahay. Importante na ang bahay ay palagi malinis. Kasi pag ito napabayaan at kumalat, tatamarin ka ng maglinis. Kung may nakita kang konting dumi, linisin mo na. Pag napabayaan mo yan, tatagal ng tatagal, tatamarin ka na hanggang sa pangit na yung bahay, hanggang sa okay na yung pangit na. Gusto namin palagi siyang malinis. Okay? Kasi lahat ng tinutulungan namin, lagi namin pinapaalala yun. Para hindi nyo nalilimutan. Kasi dumadalaw kami sa mga tinutulungan namin, binibisita pa rin namin. Kahit gaano nakatagal yan, magugulat ka, susurprise ka namin. Siyempre, i-check namin kung kamusta ang buhay mo. Ano nangyari na sa'yo? Baka nag-asawa ka na ulit. Bata pa to eh. Pero yun lang, sana ay ingatan, alagaan at pahalagahan ang bahay na ito dahil ito po ay binuo ng puno-puno ng pagmamahalan at pagmamalasakit na pagtutulungan ng mga babae natin OFW. Sila yung dahilan kung bakit ka nagawa itong bahay na ito. Bakit nagawa yung bahay mo? Kami ay naging kasangkapan lang ang PB team, no? Para maigawa ka ng bahay na mas maayos. Kaya, ingatan ha. Yun lang yung hiling ko, ha? Medyo maarte kasi kami, no? Kailangan ang bahay pag bibisita kami, malinis. Para kaming bigla na lang darating para i-check ka kung malinis. Hindi sa paghihigpit po yung mga kababayan. Ginagawa namin ito para po sa kapakanan nila. Ha? Para magtatagal ang bahay. Ano? Okay, sige. Ano yung gusto mong sabihin ngayon? Nagpapasalamat po si Ate Irene sa lahat ng mga sponsor po natin. Okay, so tapos na itong ribbon cutting na i-turn over na natin sa kanya ang Pugong Bihero House Project number 20. So palakpakan po rin natin si Ate Irene. Okay, at again, nagpapasalamat po kami sa lahat ng ating mga sponsor. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, so alam ko gutom na yung mga bata at kayo rin yung matatanda. So pagpasensahan nyo na lamang po yung nakayanan namin pagkain, ha? At ayan, magsimula na, ayusin lang namin para makapagpakain na po kayo, ha? Okay, sige. Thank you. Maopian, pasalamat ka mo naman. O bulahing sayang na nanduang matika. Kaya ikaw mo na nalang.
Ayan mga kabayan, so nagpapakain lang po tayo dito sa mga tutubo. Ayan o, linya-linya lang para makakain sila. Mama namin. Ito yung mga kapatid ko. Ayan. Gutom ka na? Gutom na eh. Gutom na? No. Ikaw, gutom ka na? No. Ako din, gutom na ako. Bali lang pala sa amin. Wow! Bahala kayo kung anong diskarte ang gagawin nyo. Basta wag na wag nyo nga hawakan ang lobo. Baba, ayan. Ang mechanics po, kailangan itong balon maparating nila sa mukha nila. Na hindi ginagamitan ng kamay. Okay. Okay. O, ilagay ang kamay sa likod, ha? Ilagay ka mo yung kamay sa likod. Okay. Ang kamot, ibutang sa likod. Ang kamot, ibutang sa likod. Ang kamot, ibutang sa likod. Okay. Five. Oh, wait lang. Ang hindi magaganto pag gumano, disqualified na. Okay. Open play. Okay, ha? Okay. And five, four, three, two, one. Let's go! Agaling ah. Oh my God.
Okay. Nasaan na si Ali? Ayan, oh, palakpakan niyo siya. Palakpakan. Yay! Okay, bye. Ah, next. Okay. Ibutang amo sa likod. And 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Ayan na, huwag niyong hahawakan. Ibutang ang kamot sa likod. Ibutang ang kamot. Sa mga nyo nalari, meron kayong tig 200. O, bigay ang tig 200. Bigay ang tig 200 sa hindi nanalo. Ayan, syempre, meron mo yung... Consolation prize. Asa na? Ito na. Okay, sa isa. Galing po sa Pugong Guerrero. Ayan, di po kayo uwing luhaan, pero bangasan lang. Ayan. Okay. Yay! Ang susunod na palaro. Okay, simulan na natin ang ating palaro. Okay na? Okay, and 5, 4, 3, 2, 1, let's go! Okay. Oh, kailangan kay Kimbot, ha? Okay, ayan na. Oh, Kimbot, walang kumabot. Kimbot. Okay. Oh, Kimbot muna, sabay-sabay. Kimbot. Kimbot muna. Dito sa gitna. Okay? Ano tawa? Ah, ginanggan niyo niyo. Oh, di ba? Oh, bawal tumingin! Oh,
Dapat naking bot. Bayan at natapos na po kami at naibigay na natin itong bahay kay Ate Irene. Irene, thank you ha. At congratulations. Ha? Yo, napakaganda niya ngayong araw na to. Sana magpalagi, ano? Mapanatili mong ganyang kaganda. Kamukha ka na nung anak mo. Oh. Okay? Kami ay aalis na, pero bago po kami magpaalam, ito, may natira kasi dun sa pagpapaba natin ng bahay na donasyon sa kanya na 7,000 pesos na i-announce namin nung nakaraan. So, ibibigay po namin yun kay Ate Irene. Pero ito po, ginawa ko na itong 10,000, ha? Ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,000 pesos. Okay? Okay, sir. Okay, so yan. Maraming salamat sa lahat ng sponsor po natin. At dadalaw-dalawin na lang namin si Erin dito. So ano ba yung naisip mo na ano dito? Hindi na hindi kaya sir. Hindi na surprise ko. Sa tanan, sa sukad sa ako ang magkaroon po ko tipong kapuan na sa pool. Simula sa pool daw. Ngayon lang daw siya nakatira ng ganitong bahay. Okay, simula sa pool kasi ngayon lang siya nagkaroon daw ng ganitong bahay. Bago umulan yun, mag-thank you ka na muna. Bago umulan kasi natulo na, ano, napatak na ulan. Mag-thank you ka na sa mga kababayan natin. Salamat kayo sa tanan, mga sponsor of OFSW. Daghan kayong salamat sa tanan. Ayan. Huwag biro. Daghan salamat. Oh, ang ganda niya ngayon, no po? Okay, sige po, marami pong salamat. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye. Isa.